Oras po mga kaibigan, alas 9 na po ng gabi. At ito po sa atin ang GMC Cafe. Habang tayo ay nagkakape, pakinggan natin ang isang kwento at pagtulungan nating malutas ang kanyang problema. Standby lang po kayo. Isang napakagandang gabi na naman po, katatapos lang po ng buong araw. Napakaliwanag ang sinag ng araw, napaka-aliwalas po ng panahon. Magandang gabi, mga tagapakinig, mga taga-subaybay sa ating programang GMC Cafe. Sa mga subscriber mo natin sa ating tagapagtangkilik mula sa apat na sulok ng ating bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao. At sa dako man ng sanlibutan o sa dako man ng mundo, north, east, south, south and west, timog, silangan, hilaga, kanlon. Magandang gabi sa ating mga frontliners, ating mga bagong bayani, the heroes of new era, ating mga frontliners. This is a war between the unseen enemy, but our frontliners fought for us, so mangyari lang po na tayo'y manatili po sa loob ng bahay. Binabati ko po ang aking mga tagapakinig dyan sa SIR Matina, sa mga Marquez family. Eric, Faith, Teo, at saka Ate Erlinda. Magandang gabi po. Dyan din po sa lungsod ng Compostela, Maparat, sa aking mga relatives, sa mga Katsu family, mga Hinampas family, Doidora family, Kuray family, Barbarona family, magandang gabi po. Watching right now is Mirasol, si Bayan Katsu, my beloved wife, magandang gabi. Nasa kabila pong silid ang ating technical, si Yo Iman Beach, magandang gabi. At saka kay Elijah Hill at kay J.R. Gilbert Jr. April 25, 2020. Live po tayo ngayon sa account na Gilbert Lopez Martihe Katsu. Binabati ko rin po ang ating mga butihing mga opisyales ng The Fraternal Order of Eagle, kay Kuya Brex Curias na nasa Buhangin, kay Kuya Mike Sahid nasa Tibungko, kay Kuya Efren Campilan, Kuya Jonathan Sahona ng Davao Dorian Eagles Club. Magandang gabi lalo pa po sa ating past national president Kuya Louie Sinesa. Magandang gabi po. Maaari niyo po akong padalhan ng inyong mga mensahe dito po actual sa ating live message. Nang sa gayon po ay mabasa ko po ito at ma-shout out ko kayo dito on air. Binabati ko rin yung taga-Surigao, si Inday Kabili, at saka si Mama Neneng Prones. At sa Manambulan Turil, sa mga Katsu family, magandang gabi po. At pinapasalamatan ko po ngayong gabi ang ating butihing kagawad ng Barangay Governor Vicente Duterte, na siya po yung nag-volunteer na kumuha po ng may nagpadala po sa atin ng blessings kaninang tanghali.
siya po yung kumuha talaga. Kaso di tayo pwede makalabas, nag-volunteer po si Kagawad Neryo Pasahe na siya na ang kumuha. At salamat! Yan na yung sinabi ko na hindi masusukat ang pagiging magkaibigan sa dalas ng inyong pagsasama o sa tagal ng inyong pagsasama, bagamat ito po'y nakikita, ito po'y nararamdaman sa panahon na kayong ng isa't isa ay nangangailangan. That's what friends are for. Thank you very much, Kagawad, and God bless, as well as your family, kay Nancy at sa mga anak, at sa buong angkan po ng mga Pasahe family. Binabati po natin ang barangay captain ng barangay San Antonio, barangay Eddie Boy Altirado at buong council. Gayun man din po sa ating mga barangay functionaries, barangay police, mga health workers, magandang gabi. Ganun din po sa barangay Governor Vicente Duterte, kay Kapitan De La Luz at buong council. Sa barangay Wilfredo Aquino, pinangungunahan po ni barangay captain at especially sa mga daycare teacher na si Arlene Losenio at ang kanyang asawa. Bukas na lang tayo magkikita o bukas na lang tayo mag-uusap kasi nagla-live tayo. Marami tayong pag-uusapan. Thank you po sa mga nanatili lang sa bahay. Hindi niyo ba alam na kayo yung mga huwarang mga mamamayan kung nanatili lang tayo sa bahay? Magandang gabi kay Bernie Aguilar, ang ating sing-along champion sa mga panahon namin po yan noon. Magandang gabi rin kay Arlo, Lara Vicente at kay Oliver Claro Chavez. Kay Sir Seb, magandang gabi dyan. Binabati ko rin ang aking butihing bishop namin sa New Creation Church, Bishop Don Aurelio Caminade, at ng kanyang butihing asawa, Pastora Gingging Caminade. Kay Pastor Nico, Pastor Natnat, kay Nessan, and kay Doktora Mayin at sa kanilang mga asawa, kay Kittel at sa kanyang husband. Sa mga Lara family dyan sa Talomo at sa mga Noon family, magandang gabi po. Medyo mahaba pong greetings natin ngayong gabi kasi ang daming nag-message sa atin. Jeneline Aguanta, Barangay Ubalde, kay Jane Manriquez, magandang gabi rin po. Yun ang gusto ko, agahan ninyo ang pag-message kasi maya-maya basahin po natin yung ating story. Deo Marquez, hello po. Live or pag-ere sa ating programa. GMC Cafe, very exciting po ang topic natin ngayong gabi. Binabati ko rin yung mga kasamahan natin sa location na nandun sa center niya, naiwan siya lang mag-isa. Wilson! Magandang gabi sa'yo, Brad Wilson. At saka kay Ricky Lara na nasa Mintal yata, at lahat ng mga young peoples natin dyan sa New Creation, magandang gabi. Stay at home! Huwag magbigay ng sakit ng ulo sa ating pamahalaan. Binabati ko rin ang ating napaka bayani, isang bayani Pilipino. Hindi ko alam kung maabot sa kanya, pero binabati ko si Sir Leo, Francis Leo Marcos. Sir, magandang gabi sa iyo, sir. Salamat. At napakadami po ninyong natulungan mga mamamayan ng hihirap. Napakabuti po ng inyong kalooban. Pagpalain po kayo ng ating may kapahay. Magandang gabi po sa iyo. At sampu ng iyong mga kasamahan sa iyong pamamahay. Maraming mga updates, mga kapatid. May mga nagre-react na sa mga maling mga announcement, sa mga maling pagpapa-post ng balita sa ating Facebook. Magandang gabi kay Daloy Larase Pacquiao. Yes, Pacquiao. Magandang gabi. Thank you for watching. Maya-maya po, pag-usapan natin. Basahin natin ang kwento ng kanyang pinapadala. Pagtulungan po natin kung naloobin nyo na mabigyan po natin ang kasagutan ng kanyang mga katalungan.
ang pamagat po ng ating kwento po ngayong gabi ay Puppy Love. Alam ko gusto mo ito ng mga kabataan. Puppy Love. Ano ba yung Puppy Love? Puppy. Kahapon po o kagabi po ay pinag-uusapan po natin yung ano, may nag message po sa atin at nagpapasalamat, no? Nalinawan po siya. Naging malinaw po sa kanya kung ano po talaga ang gusto niya sa kanyang buhay. Anong kurso ang gusto niya o ang kanyang ninanais na magiging gawing karera, ika-career pagdating sa kolehiyo. Ganun lang po. Ganun lang po. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. At sa gayon is, hindi tayo mahirapan sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawing mga hakbang tungo sa ating kinabukasan. Tuloy lang po tayo. Magpadala kayo ng mga mensahe. Wave naman kayo dyan. By the way, I would like to grab this opportunity. Mga tatlong linggo na yata na may naghahanap ng ano, lamination. No? Naubusan kasi kami ng mga materials. Kaya talagang todo tanggi kami na wala talaga. Ngayon po ay meron na tayong lamination film para po dun sa mga ID ninyo na yung sa quarantine ID po, yung FM. Yung food and medicine pass po natin. Kasi maganda po yon na nakalaminate at saka isisabit po natin dito sa ating ano. Kasi para hindi na po mahirapan yung mga frontliners natin o yung mga nagbabantay na papalabas pa yung ID. Available na po at saka yung mga photocopy services natin. Dito po tayo nakatira sa Block 15 Lot 7 sa Ruiz Village, Barangay San Antonio Agdao. Kung nasa Ubalde ka, you can ano pass, malapit lang naman. Kung nasa Barangay Aquino ka, malapit din lang. Kung nasa Barangay San Antonio ka, mas malapit ka dito, no? Ano po tayo? Anytime po. Anytime po na walang curfew. Kasi 66 yung curfew. So sa hapon po, hindi po tayo pwedeng tumanggap. Umaga lang po hanggang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi or hapon. Tuloy po tayo sa unahan. Binabati ko yung mga bagong updates ng ating mga vaccine. Yung sa pabunan, si Rayo, na talagang tinatangkilik talaga, no? At sinusuportahan talaga ni Rayo. May updates na. Nabasa na lang presidente at marami na ang nag-recommend. Naway gagawin nila ang challenge, no? Challenge ni Secretary Duque na pag-aralan. Kung hindi pwede, sabihin hindi pwede. Eh kung pwede, sabihin pwede. Basta't magkaroon talaga ng pagsusuri para magkaroon na ng conclusive statement na pwede talaga or hindi talaga pwede para mawala na yung agam-agam ng sangkatauhan. Ngayon may balita sa saan bande? Sa West na may vaccine na daw na duda ako baka pabunan din yun. By the way, we are not promoting here the pabunan vaccine, ha? Yung atin lang is updates na kung ano man yun, kung makakatulong, go tayo, no? May mga kaukulang ahensya naman ang pamahalaan na mag-take care sa mga bagay na yan. Magandang gabi! Norwing Dawa watching right now. Philip Las Piñas Rubia. Magandang gabi sa iyo, Philip. Bats Philip. Armand Lara Vicente. Magandang gabi. Yan si Bats Philip Rubia. Napakalaking katawan niya. Bodybuilder yan. Edely Cracho Curato. Magandang gabi. Thank you for watching, anak. Pakinig kayo. Yung ano natin yung topic natin ngayon is all about puppy love.
Okay, kung wala na magpadala ng message, maya-maya na lang po. Dadako na po tayo sa ating letter sender. Siya po ay si Mary Grace, grade 7, sa kasalukuyan. Mag-grade 8 na siya. Dear Sir Gilbs, magandang gabi. Ako po ay kasalukuyan nasa ikapitong baitan po ng secondary or high school. Magandang gabi. Maaari po ba? O itago na lang po ako sa pangalan Mary Grace. Isa akong aktibong kabataan o isa akong aktibong young people at kaibigan ng lahat sa aming paaralan. Lahat na lang ay aking kinakamayan, lahat na lang ay aking pinapansin. Masaya po ako sa aking ugaling ito na pala kaibigan. Ang dami pong kung tatawagin natin ay mga good-looking na mga estudyante sa loob po ng aking paaralan pinapasukan. Hindi ko ipagkaila na humahanga din ako. Ang dami nga po eh. Talagang bilib na bilib ako sa mga lalaking sumasayaw, sa mga lalaking naglalaro ng basketball, ng volleyball, sa mga lalaki po na tumutugtog ng instruments, sa mga lalaking nagiging top-notcher sa mga subjects. Ako po ay kanilang tagahanga. At napakalaki po ng pagtingala ko sa kanila. Araw-araw po nung pasukan pa ay regular na po or normal na po na makita ko itong mga taong ito na naging inspirasyon ko rin. Naging inspirasyon ko rin na nangarap din ako na sana ganun din ako sa kanila. Bagaman, ako po ay average lamang. Ako po ay medyo kulang sa physical na mga gawain. Hindi po ako mahilig sa mga takbuhan, hindi po ako mahilig sa mga yung mga physical po na mga activities. Pero po, sumasali ako sa mga activities po gaya ng cheer dance at cheering, yung mga ganon, sumasali po ako noon. Sa classroom po namin, madalas ay tinutukso nila ako sa mga taong dahil sa mga taong hinahangaan ko. Dahil alam nila eh. Kasi sinasabi ko talaga na gusto ko yun, oh. Parang ano, gusto ko siya. Kumbaga, naka-admire. Isa akong tagahanga ng mga personality ito. Madalas nila akong tinutukso sa isang kaklase namin na napakatahimik. Ngunit matalino. Napaka limitado kong kumilos, ngunit varsity ng isang volleyball event. Madalas kapag wala na kaming pasok ay nanonood ako sa kanilang mga laro at sumisigaw ako kasabay yung mga kaklase ko. Sinisigaw namin yung pangalan
nung kaklase din namin na balibulista. Nung nasa kalagitnaan na po ng klase, ay may Christmas party. Nagkataon po na meron pong tugtugan, meron pong kainan, meron pong sayawan. At doon po ay masaya kami at busog na busog ako. Pagod ako kasi nagsayawan kami. May mga palaro, may mga games. At syempre, may mga regalo. Pauwi na kami noon ng hindi ko akalain na tinawag po niya ako. Sabay-sabay, uuwi ka na ba? Huwag ka munang umuwi dahil may ibibigay ako sa'yo. Naku po, humahanga po ako sa lalaking iyon. Kung ganun po yung pakikitungo niya sa akin sa mga sandaling iyon, talaga po hindi ako nakapagsalita kaagad. Para akong naninigas. Damdam ko po na para akong binuhusan ng malamig na tubig. At nang bumalik siya kasi may kinuha siya, yun nga ang ibibigay daw niya sa akin. Inabutan po niya ako ng regalo. Sabi niya, Merry Christmas. Eh ako naman po ay wala akong maibigay sa kanya. Nahiya po ako. Sinabi ko na lang na salamat, pero wala akong maibigay sa iyo, ha. Sabi niya, okay lang yun. Sabi niya, buksan mo kaagad na makita mo na yung regalo ko sa'yo. Binuksan ko po, talagang nakabalot. Maayos po ang pagkakabalot. Sabi niya, punitin mo na at nang makita mo kaagad. Nung binuksan ko na, ito po ay isang keychain. Isang keychain na parang kalahati lang. Isang keychain na kalahati. Yung pendant. Para bang isang bilog na hindi ko alam kung ano siya, pero kalahati. Parang sinadyang hinati talaga. Tapos sabi niya, hulaan mo ko ano yan. Sabi ko, keychain. Oo nga, alam ko keychain. Pero hulaan mo kung para saan yan. Bakit ganyan yan siya? Bakit ganyan ang kanyang itsura? Tanong ko, oo nga naman. Bakit ganito ang itsura? Nagbigay ka nga lang, pero bakit kalahati pa? Or bakit kalahati lang? Sabi niya, hindi mo ba alam na ang kalahati niyan ay nasa sa akin? Nung sinabi po niya yon, talagang ako po ay hindi makapagsagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabi niya, ikaw ang binibigyan ko niyan kasi alam ko at hindi naman lingid na palaging tinutukso ng mga kaklase natin na humahanga ka sa akin. Sa panahon po na yon, parang wala po, para pong damdam ko na ako'y nawawala, nagiging invisible. Sabi niya, huwag kang mag-alala.
walang halong mali siya yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na salamat sa pagiging inspirasyon mo sa buhay ko. Salamat at alam ko isa ka sa tagahanga ko. Salamat at matapang ka na humarap na akuin ang pag-admire mo. Alam ko naman na hindi lang sa akin. Halos lahat ng mga magagaling dito sa ating campus. Kaya sabi ko, ulit, salamat. At wala akong ibang nasabi, hindi magpaalam. Mauna na ako. Eh wala na akong kasama noon. Nakaalis na ako ng mga kaklase ko. Yun pala ay naghihintayan lang sa labas. At sila din pala ay naghintay sa paglabas ko. Nung makita nila akong papalabas na, sumigaw po sila lahat. Nagtilian po silang lahat. At tinatanong nila, o ano na? Kumusta na? Nanligaw ba? So, sagot ko po, anong ligaw? Eh, nagbigay lang ng regalo yung tao. Patingin nga. Mas excited pa sila sa akin. Nung tinignan nila, nagtilian yung mga kaklasikong babae, nagtilian. Kinuha yung keychain at saka nilagay sa dibdib, nagtawanan, sana ako na lang, parang gano'n. Well, di na tagal, nagpaalam kami sa isa't isa. Yun, bakasyon na. Nung bakasyon, ay no big deal sa akin. Pero, ayaw ko mong lukuhin ang aking sarili. Tagahanga niya kasi ako. At nung bumalik na ang klase, balik uli sa normal. Yung pa rin tuksuhan, yung pa rin ganun, mag-uusap kami, wala kaming pinag-uusapan about ligawan. Hanggang nung mag-closing, wala ka na. At hanggang ngayon, na malapit na rin po ang pasukan, marami pong sumaging ka sa katanungan sa aking pag-iisip. Ang tanong po, yung pagbigay niya sa akin ay hakbang ba para magpahiwatig na gusto rin niya ako? Or yung pagbigay niya sa akin isang konsuelo sa isang tagahan? Marami pa po akong katanungan, bagamat alam ko po na marami kayong mapag-usapan pagkatapos po ng kwento nito. Hanggang dito na lang, lubos po na gumagalang Mary Grace, grade 7. Maraming salamat sa iyo, Grace, sa iyong liham, sa iyong kwentong pagmamahal. O, nagulid niyo mga kaibigan. Magandang gabi dyan, Valentina Bonaret. Magandang gabi. Sino ba yung nagsabi ng May? Si Ruth yata yun. Ruth Libre, magandang gabi. Valentina Bonaret. Unsa kuno press? Charot. Hindi ka ka-relate, ane. Ano daw? Sabi at Charot, hindi ka makaka-relate dito. Box Bakuro, magandang gabi sa'yo dyan. Mga kaibigan, pagtulungan po natin na masagot po yung katanungan ng ating letter sender. By the way, once again, I would like to thank and I would like to
grab this opportunity before I will going to give my opinion and my suggestion. Yung aking yatawag na observation, or can we call it advice? Once again, para sa mga taga-barangay San Antonio, yung mga hindi po nakapag-laminate na ng kanilang ID, mangyari lang po na pumunta na kayo dito sa Block 15.7, Ruiz Spirits, Barangay San Antonio, at saka paki-inform na rin po sa iba na tumatanggap na po tayo kasi yung materialis dumating na po. Dalawang linggo po natin hinintay at nakarating na po sa wakas. Kayo, Marquez, pagkatapos ng letter, sender sir, mag-listen sila sa'yo sa Radio Kong Genesis FM. Okay, makinig daw kayo kay Teo Marquez Show sa kanyang Genesis FM. Okay, go una tayo. Go. Alright, Grace, makinig ka habang hinihintay natin yung iba na magpapadala ng kanilang mensahe sa loobin, kanilang mga opinion or suggestion. Si Valentina Bernadette, makakarelate talaga nito. Ito yung tinatawag na saan ka nung kailangan kita. Saan ka sa mga panahon wala ka. Okay, nagkahiwalay, pinagtagpo, at masaya sila sa mga panahon ito. Charing, inunahan mo kasi. Tuloy natin, ha? Huh? Alright, Grace. Unang-una, ewan ko rin. Kasi, hindi man din natin makikita, hindi rin natin mararamdaman, yung lalaki. Kung ano ba ang ibig sabihin ng pagbigay niya? Ano bang ipinapahiwatig niya? Siguraduhin ko lang, ha? Pinamagatan ko itong puppy love. Right. Love versus infatuation. Okay. The difference between infatuation versus love is that the infatuation is a short-lived passion for someone, whereas love is deep affection for someone. At last, the test of time. Yung love daw, tatagal. Tatagal sa pagsubok ng panahon. If you've only known the person for a short time, then it is infatuation. Versus love. Love takes a while to develop. Okay, hindi pa natin masisiguro. Pero ang sisiguraduhin ko sa'yo is, nakita ko naman wala kang binanggit dito na mahal mo siya. Ang binanggit mo lang is admirer. Kanya. Nakaka-admire ka dito sa kaklase mong ito na volleyballista. Okay. Sa infatuation, nandoon, humanga ka kasi magaling siya, eh. Nakukuha niya yung nai-entertain niya yung ano mo, yung feelings mo. Wow, ang galing niya. Humahanga ka talaga. But, hindi natin masabi kaagad na love na yun. We can admire, yes. Pwede ka maka-admire. But, you cannot say right away that it is already love. Why? Because, maraming ibig sabihin ang love. Maraming substance ang love. Okay. In 1 Corinthians 13 verse 4 to 13, isa-isahin natin. Love is patient.
Kaya nga, yung sinasabi kanina na someone that lasts the test of time. Natatagal sa pagsubok. Sinusubukan ng panahon, tatagal yun. Kahit na hindi kayo magkita, kahit na nag-asawa na kayo, kahit na yung crush mo noon, nag-asawa na rin siya, tapos, dumating na ang panahon na wala na rin yung asawa ng kabila, may mga ganong storya eh, na pinagbigyan nila yung nararamdaman nila noon. May nag-message, Mary Grace, ito lang po. Okay, may nag-suggest, no? Ito lang po ang ma-advise na i-enjoy mo muna yung nararamdaman mo. Kasi hindi naman natin alam ang dahilan kung bakit kanya binigyan. Kaya kung ano man ang pag-ibig, sabihin ito, hindi pa natin masisiguro. Haba, kulang, hindi ko makita iba. Ayun. Dahilan, bakit kanya binigyan? Kaya kung ano man ang ibig sabihin nito, hindi pa natin alam. Gawin mo lang inspirasyon ang feeling mong iyan o feeling mong ito. Tama. Juanito Prones, magandang gabi. Happy watching. Tama? I-enjoy mo muna yung kabataan mo. Hindi mo pa man alam eh. At saka hindi ka naman siguro binabother. Kumbaga, yun di ba kasi hindi na makita yung crush nila, lalo pa ngayon may quarantine. Nako. Ang daming hindi makapagpigil kasi hindi nila makita yung mga crush nila. Hindi na muna nila ma-date yung girlfriend nila, yung boyfriend nila. Ganon yun. Ituloy natin, love is patient. Ang patient po ay makapaghintay. No? Pasensya eh. Pasensyoso po ang pag-ibig. Love is kind. Mabuti. Mapagbigay. It does not envy. Hindi po nagsiselos yan. It does not boast. Hindi po mayabang yan. Hindi po garboso yan. Hindi rin po dishonor. Hindi nagbibigay. Hindi po nagdi-dishonor ng iba yan. It is not self-seeking. Hindi po self-serving yan. No? It is not easily angered. Hindi madaling magalit. And it keeps no record of wrong. At saka, yung love, hindi po yung nagtatago ng mga mali noon. Love does not delight in evil. Hindi po siya masaya sa kasamaan. But, ngunit, masaya po siya sa katotohanan. It is always protects, always trust, always hopes, always preserve. Palagi po itong nagpoprotekta. Palagi itong nananalig or nagtitiwala. Lagi po itong may pag-asa. Lagi po itong may tatagal po ito. Love never fails. Hindi ka nito bibiguin. But where there are prophecies, they will cease. Pag may mga ganong prophecies, ano lang siya, kalmante lang siya. Where there are tongues, they will be satisfied. They will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So, maraming ibig sabihin ng love. Marami talaga. So, eto pa. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put ways of childhood behind me. So, sa iyong kabataan ngayon, be it. Magiging bata ka muna. Huwag mo muna isipin ang mga bagay na yan. I-enjoy mo muna, gaya nung sender natin kanina, yung nag-message kanina. Na go lang ng go, enjoy your life, no? Malawak ang sanlibutan, batang-bata ka pa. And then, for now, we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know, in part,
then I shall know fully, even as I am fully known. Ganun lang. And now there are three means: faith, hope, and love. But the greatest is love. Okay. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat o hindi nagbabase sa physical na katayuan, sa physical na makikita. Ang pag-ibig ay bulag sa katotohanan. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, na we are not deserving to be loved, but the Father in heaven loves us much, and to the extent of giving up His only begotten Son, it is Jesus Christ, to be a sacrifice for our sins. Ganun yung love na yun. Bulag sa katotohanan. Now, hindi mo naman sinabi kanina na worried ka, hindi ka mapalagay. So, ibig sabihin nun, humahanga ka lang talaga sa Kanya. At saka, huwag mong bigyan ng kahulugan yung mga bagay na ibinigay niya sa'yo. Huwag mong bigyan ng kahulugan. Kung nagbigay siya ng isang bagay, daan po yun sa paghanga rin niya sa'yo. Na ikaw, vocal ka masyado na sabihin, humahanga ako sa Kanya. Kaya, binabalik niya sa'yo ang paghanga mo sa Kanya. Okay. Huwag mong bigyan ng kulay. I-enjoy mo lang yung life. I-enjoy mo lang siya. Hanggat maari. Sa sunod na pasukan, magkikita rin naman kayo. Kung walang pagliligaw na mangyayari, wala pa rin talaga yon. So go lang, go. Huwag ka mag-expect. Kasi pag nag-expect ka na, pag hindi niya gagawin, magiging frustrated ka lang. At yan ang kadalasang naging problema ng ating mga kabataan ngayon. Makikita mo sa Facebook, makikita mo sa YouTube, na may mga kabataan na nagbigti, nagpakamatay. Biruin mo kung i-rate natin. Magandang gabi, Juanito Prunes, Gigi Abelia Elises. Magandang gabi sa pamilyang Elises. I-regards ako kay Aloy, ha? Na makikita mo na nagpapakamatay talaga, nagbibigti. Kasi iniwan daw ng kanyang mahal. Kaya nga, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Bakit? Hindi ka pa marunong mag-control ng iyong damdamin. Kasi sabi nila, crush ko siya, gusto ko siya, naligaw na sa akin, sagot ka agad, dito ganun. Tapos hindi marunong mag-manage ng relationship. Hindi marunong mag-evaluate ng situation. Hindi marunong mag-adjust ng behavior. Mahirap yun. At saka mostly, sometimes demanding ang babae, sometimes demanding rin ang lalaki. Kung demanding yung babae, pag hindi dumating sa sagtong oras yung lalaki, galit. Pag ito, vice versa. Ganun yun. So in our relationship, or in a relationship, it really needs a maturity. Ano bang basis? Ano ba ang sukatan kung masabi mo talaga na love mo na siya? Ano ba talaga? Well, darating yan eh. Kaya nga, suggestion ko, ask God a guidance when to start and how to start and how to deal with it. Kailangan talaga ng guidance. Kailangan talaga ng guidance. Kaya nga nagagalit sa atin yung mga magulang natin eh. Sasabihin, ang batang-bata mo pa, lalandi-landi ka na. Parang ganun. Eh, totoo naman talaga, no? Na may mga kabataan talaga ngayon na napakabata pa, pero kung titignan mo, grabe pa sa mga mature na mga tao o na mga, grabe pa sila sa mga matatanda na. Akala mo kung marunong na ba talaga maghanap buhay, akala mo kung, na-remember kung ano on eh, nung may isang 17 years old
sila, pareha, tapos namanhikan yung lalaki. Though it happens in a farm, yung malayo sa farm. Tapos sabi nung ano, oh, mag-aasawa kayo. Bakit kaya nyo na pambuhayin yung sarili ninyo? Sabi nung lalaki, kakayanin. Kakayanin. Eh kasi, bakit nila gusto mag-asawa na? Yan. Meron silang tinatawag na physical na attachment na. So, sa kabataan, hindi nila alam, hindi nila, gusto nila na, sige na, magsama na talaga tayo. Ang mga matatanda naman ay iba ang approach. Eh. Kasi, may mga ano nga dyan eh, may mga professionals na hanggang hindi pa nag-aasawa. Kasi, they considered things na nakikita nila sa paligid nila o sa palibot nila. So, that surrounds them, mga situation ba na nag-aaway si ano kasi nawalan trabaho si ano, nag-aaway kasi buntis yung asawa, tagal dumating ng lalaki, ganito, ganun. May mga ganyan. Tapos nakikita rin na mga matured na mga professionals na, may mga magagandang trabaho na. Why? What is the reason of not involving themselves of having a relationship? In fact, sila ang most qualified kasi nag-iisip sila, kasi pinag-aaralan nila, kasi hindi sila, kumbaga, this is a decision making na gagawin nila na ayaw nilang magsisisi sila pagdating ng araw. Ganun yun. So, kailan mo masabi na ano talaga? Sinabi kanina na yung love daw ay matetest ng gaano katagal sa panahon. Ganun yun siya. Kung makapaghintay, yes, maghintay. May iba talaga dyan na naghihintayan talaga. No? Naghihintayan, hindi talaga nag-asawa. Pagdating ng panahon, wow, nagkatuluyan din talaga sila. So may mga magagandang, may mga magagandang kwento sa kwentong pag-ibig. Well, ako sabihin ko, wala namang masama sa puppy love. Sabi natin puppy love kasi mawawala din yan eh. Mawawala din yan eh. Ang point lang na kailangan lang talaga tayo ng gabay. Halimbawa, kung nagkaroon ka ng boyfriend or ikaw na lang mismo kung nagkakaroon ka ng boyfriend kasi gustong-gusto mo siya talaga at naligaw sa'yo at sinagot mo naman. Simple lang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan nyo. Do not involve yourself in a physical, yung more on physical attachment. Kasi masisira ka talaga. Kaya nga, kailangan ng guidance. Kailangan talaga ng guidance. Patnubay talaga. Kailangan talagang babalik-balik pag sabi, no? Repeatedly, caution, no? Caution na huwag itong gawin, ganyan ang gawin. Kasi pag nagkamali ka isang beses, patay ka dyan. Pag nagkamali ka isang beses, hindi mo na may babalik yung dati. Masisira ang pagtitiwala sa iyo ng iyong mga magulang, masisira din ang buhay mo kasi wala sa oras may nangyari na sa iyo. Ganon. So, yun nga, maganda yung letter mo kasi nakikita ko na wala naman talaga. Tanong lang. Parang tinanong mo lang, ba't niya ako binigyan? Ano kaya ang ibig sabihin noon? Eh sabihin ko sa'yo, walang ibig sabihin noon. Ano lang yun? Paghanga din yun sa nagawa mo o ginagawa mo. Paghanga sa kanya. Mga kaibigan, tuloy tayo. Hinihintay ko rin yung ibang message ng ibang nanonood sa atin. Para naman matulungan ka, baka may maibigay pa rin sila na opinion or advice sa iyo anak na ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo. Pasasalamatan natin yung mga sumusubaybay sa atin, no? Kayo mga nag-pop up diyan, yung mga nag-wave diyan. Thank you very much for watching, no? Alam ko na bagaman quarantine ngayon, so may time talaga kayo, pero kung panunuorin mo isang episode ng palabas na ubusin mo talaga. Wow.
Salamat talaga. Maraming salamat. Ituloy niyo na ang pagpadala ng message. Hinihintay ko yon. We still have 10 minutes or 9 minutes to go for us to close the said program. GMC Cafe, kung saan habang tayo po ay nagkakape, pakinggan po natin ang kwento at pagtulungan po nating lutasin ang kanyang mga dinadaing o kanyang problemang idinudulog po sa atin. Salamat sa pagkakataon na salamat din sa pagtitiwala na ipinagkatiwala mo ang kwento ng iyong buhay dito po sa Facebook, dito po online. Marami po tayong tagapanood. Muli po, sasabihin ko, i-announce ko na kung sino yung taga-barangay San Antonio, barangay Ubalde, barangay Wilfredo Aquino na gustong magpapalaminate ng kanilang quarantine ID. Meron na po tayong laminating film para po ma-cater na yung ID ninyo. Kasi po, masisira talaga yan kapag hindi nyo ipapalaminate. At saka medyo may extension pa. So, medyo matagal-tagal pa yan. At saka gusto na mga nagbabantay na isasabit mo talaga yan dito. Okay, Charlie B. Ramos, magandang gabi, Char. Kapatid natin si Charlie B. Ramos na nasa Dubai ngayon. Thank you for watching. Thank you for being with us tonight. Ito yung mga kaibigan natin way back, 15, 20 years ago or 25 years ago. Matagal na pala. Matagal na. Alright. Oras po natin mga kaibigan. Meron po tayong 8 minuto na lang ang natira. At tayo po ay unti-unti na pong magsasarado ng ating programa. Pasalamatan ko once again yung nagdala kanina sa ating blessing. Thank you kagawad na Rio Pasahe. Salamat po, salamat. Kasi hindi ako makakalabas eh. Pagtingin namin sa ID, nako, add pala number natin, pwede pala akong lalabas, lumabas. Nakakalito kasi minsan. Nakakalito. So maganda na rin yun, may motor kasi siya service. At saka, pero mo tumatanggap siya ng nagbo-volunteer siya na kung pagkain ang kailangan bilhin, willing siya na tumulong. Siya ang bibili para sa inyo. Wow. Yan ang public service. In a service of the Filipino people. Alright. Sige pa, batiin natin si Bina Kasilaw, no? Welcome bro, just listening. Yes, salamat. Si Kagawad Bina Kasilaw, nandyan sa Canada. Si Ruth Libre, nandyan sa Japan. Binabati ko mga Shinji family, pinsan ko si Susan at ang buong pamilya niya. Nandyan rin yung tito ko, si Tito Felix sa Japan. Huwag po tayong lumabas ng bahay, huwag natin bigyang sakit ng ulo yung ating pamahalaan. Tama na po yung ginagawa natin na natili tayo sa loob ng ating pamamahay nang sa gayon po ay ang paglaganap po ng COVID-19 ay atin pong mahahadlangan. Prevention is better than cure. Yung baga. So, mga kaibigan, mga kapatid, wala na po tayong oras. But before yan, hayaan nyo po na magbigay ako or mag-offer ako ng isang dasal para sa ating lahat. Father in heaven, we thank you Lord for this wonderful evening. Thank you Lord for the letter sent. It talks about a love. It talks about a puppy love. Thank you Father for our subscriber or our subscribing community, O God. Bless our president Rodrigo Rua Duterte, Lord, give him the strength that he needed. And of course, the whole cabinets, give them, Lord, the wisdom to decide. Give them, Lord, the wisdom to implement. And thank you, Father God, as Duterte, Lord, bless her, Lord. And as well, all the frontliners in this nation, O God. We know, Lord, that our capability or capacity is limited, but your power, Lord, is unpredictable. Lord, no one can hold on to your power, O God. Thank you, Lord, na itong COVID pandemic na ito, O God, will end soon.
Thank you, Father, for as we continue staying at home, O God, the blessing, Lord, is just arriving, O God. The blessing is overflowing. Thank you, Lord. Thank you, O God. Bless each and everyone, Lord, as we close this program, O God. Bless each and everyone. Bless Bishop Don Caminade, Lord, as well as Pastora Jean Caminade, and the Caminade family, Pastor Nico, Pastor Natnat, Nessan, O God, and the family, Dr. Mayin, Lord, and Manny. Thank you, Lord, and Kittel, and the Sam, O God. Bless, Lord, yung mga kasamahan po namin sa church. Bless them, Lord. Protect us, Lord, with the most precious blood, O God. As well as, Lord, sa mga letter senders dito, O God, and sa mga nakadinig po, Lord, ng ating mga suggestions and ng ating opinion and ating advice, Lord, ikaw po ay kumilos sa kanilang buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, na mawala po yung mga agam-agam sa kanilang buhay. Thank you, Father God, that you're going to answer all our demands, all our requests, all our petitions, and all our prayers. This all we have, this all we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Well, meron pa ba? Wala nang humabol? Alright. Sige mga kaibigan, babatiin pa natin si ano? Babatiin pa natin yung mga pastors natin sa kaburan. Yung mga ideal family, yung mga guys family, marami tayong mga pastors din sa kaburan. At saka sa General Baptist Church po, ng Maparat Compostela. Binabati ko rin yung tita ko nandiyan sa Matina, Tita Perla, Ma'am Bulao, at sa buong pamilya niya po. Stay at home, samahan niya sa bahay. Thank you po sa, once again ha, yung hindi pa nakapag-palaminate ng kanilang mga ID, bagaman malayo po tayo, dito lang po sa Barangay Ubalde, Barangay Duterte, Barangay Aquino, meron na po tayong available na laminating film. Maaari na po kayong pumunta sa Block 15, Lot 7, Ruiz Village, Barangay San Antonio. Oh, magandang gabi kay Ferdinand Tapanan. Taga-Just ito. Magandang gabi. Alright. Punta lang kayo dito sa Block 15, Lot 7. Available na po ang ating laminating lamination at saka yung photocopier natin. Kasi mahirap po maghanap ngayon eh. Mahirap maghanap. Sirado po kasi talaga lahat. So dito sa bahay may mga pumupunta talaga. So salamat naman at natulungan din po natin sila. Okay. Wala na tayong oras. Wala na tayong natitira pa mga sandali. Salamat. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe Gilbert Lopez Martihe Katso. Nagsasabi, lahat ng suliranin ay may kalutasan, lahat ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos, tayo ay manalangin lamang at manawagan. Siya po ay nariyan lang, handang-handa kanyang tulungan. God bless you and shalom. Mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi.